So ayun, welcome guys. So ito yung unang ano, first podcast natin. Hopefully no, marami pang susunod. Kasi ang hirap magtagpo-tagpo ng schedule natin. Kaya nga eh. Lahat busy. Ilan? 3 weeks na ata no. 3 weeks ata na cancel yung group natin. 1 week lang. 1 week lang ba? 1 week lang. Ikaw na miss mo naman kami ng ganong katagal. Kaya nga eh. Si ano pala si Cholo, yun. Kasama natin mag-podcast ngayon. Hello ka naman, sirs. Cholo. Hello mga sirs, mga classmates. Ayan. So, hello sir. So lahat tayo dito hindi expert na. So ano lang, tamang chill lang ng sharing. Kumbaga, bawat perspective, ano yan, tama yan. Fresh perspective ang tawag natin dyan. So yung unang topic natin is ano yung mga ano, ano yung mga challenges. Actually suggestion to ni ano ni Feeling. Ano yung mga challenges ng mga ano, mga newbie traders. Common challenges. Sige, sino ang unang gustong sumagot sa inyo? Uy, sagot na raw kayo. Well, masyado tayong madami, baka magkaabusan eh. So, paunahin ko na kayo. Pondo daw ang challenge. Pondo. parang ito yung, yan yung ultimate brand eh. Parang yung pinaka... dali. Natanong mo kami kung ano yung challenges eh. Pondo nga naman. Pero normally Brad, pagka pondo kasi yung problema mo as a newbie traders. Kumbaga, the fact na nandito ka sa side ng field ng trading, parang masyadong maliit yung chance na wala kang pondo. Para sa akin ha, para lang sa akin. Kasi the fact na nandito ka, nagtatry ka explore yung trading, ibig sabihin kahit pa paano meron kang kaunting bala. Kumbaga, mga ilang, kunti lang yung percentage na ng mga tao na isusubo na lang nila, ilalagay pa nila dun sa pan-trade. Para lang sa akin. Mali yung ginawa ko eh. pero pwede. Pwede yun. Kasi karamihan kasi Brad, siguro kaya ganun yung perspective mo. Kasi karamihan siguro ng mga nagiging matagal na trader, by the time na gusto na nila magpondo, ubos na. Naubos na. Kaya yun talaga yung isa sa problema ng karamihan trader, pondo. Okay. Ano tayo? Atay mo natin sila. Si Mark ang maraming magandang tanong. Yan si Mark. Mark.